Hindi kailanman napasama sa kanilang drugs watchlist si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang igiliit ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Si Patrick De Jesus sa detalye. Based on all the foregoing facts, the PDEA asserts that President Marcos Jr. is not and was never in its watchlist. Itinanggi ng Philippine Drug Enforcement Agency na nasa drugs watch list si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nilinaw ng PDEA, hindi kailanman napabilang ang Pangulo rito mula nang magkaroon ng National Drug Information System noong 2002 kasabay ng pagkakatatag ng ahensya. Kahit nga raw sa narco list ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016, hindi rin kasama si Pangulong Marcos Jr. Sagot ito ng PDEA sa pahayag ni dating Pangulong Duterte kung saan inakusahan niya si Pangulong Marcos na kasama sa drugs watch list. May ipinakita pa manong ebidensya ang PDEA ng siya'y alkalde pa. Ayon sa PDEA, hindi basta-basta ang access sa drugs watch list ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Yung makikita lamang nila ay the drug personalities operating in their respective area. So for instance, kung ikaw ay isang alkalde, ang ma-access mo lamang ay yung idudulog sa iyo ng local law enforcement na gusto nilang ihingi, posible, gusto nilang ihingi ng tulong po sa inyo upang mahuli nila siya. As far as the allegations are concerned, we maintain and we would like to categorically state that our president is not in the watch list. Kahit naman nasa ilalim ng Office of the President, sinabi ng PDEA na walang sino man ang nakaka-impluwensya sa kanilang drug database. Hindi naman po yan na ibig sabihin na just because we're under the office of the president, eh, we will favor the president. Because the facts are clearly stated, wala po siya sa listahan, even with the previous supposed narco list. Well, you know fully well, ang dami pong nasali doon. Ang PNP nakasama sa Inter-Agency Drug Information System, itinanggi rin ang paratang. On the part of the PNP, sir, we have not seen any document or list na nandun po ang pangalan ng ating presidente. Ang PNP po at ang PDEA po and other law agencies for that matter, ay meron po tayong mga tinatawag na mga inter-agency cooperations. At kasama po dyan yung pag-validate po ng mga nare-receive po nating mga reports. Patungkol naman sa fentanyl, sinabi ng PDEA na isa itong uri ng regulated drug alinsunod sa itinakda ng United Nations. Any dangerous drug that has medical application requires the prescription of an S2 licensed doctor using a yellow prescription pad regulated by the Department of Health. And the dispensing pharmacy must keep strict records thereof, which is subject to spot checking every now and then by our PDEA regulatory compliance officers. Sa isang ambush interview, bago tumula pa Vietnam para sa isang state visit, sinagot ng Pangulo na maaaring epekto ng fentanyl ang mga allegasyon sa kanya ni dating Pangulong Duterte na una na ring inamin ang paggamit nito bilang painkiller. Patrick De Jesus para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.